Ngayong taong 2023, ang tanong, ano nga ba ang pinakamurang Honda na scooter na mabibili natin? Alamin natin ngayong araw sa vlog na to. Tara! So dahil alam naman ang karamihan sa atin na Honda ang number one pagdating ngayon sa motorcycle brand, ay maraming nagtatanong sa akin kung ano nga ba ang pinakamurang Honda scooter na mabibili nila ngayon sa merkado. At ito na nga ang Honda Dio. Recently nga ay may ginanap na 2023 Honda Convention at dito nga nakita ko ang bagong kulay ng Honda Dio. At hindi na siya nagmukhang entry level. This time around, super premium na nung combination ng black and red na nakita namin dito. And I think maraming magkakagusto dito sa motorcycle na to think na ito yung pinakamura na mabibili ninyong Honda scooter ngayon sa merkado. Sa price point niya nga nakakagulat dahil yung front niya ay meron tayong LED headlight and position lights. And super laki din at halatang hindi tinipid yung kanyang pinaka front looks na designs as well as yung kanyang tail light dahil isa ito sa medyo malalaking tail lights na nakita kong motorsiklo ngayon. So that's actually a good thing because mas visible tayo sa kalsado lalong-lalo na sa gabi. Also para sa entry level na scooter ay naka-secured key shutter na rin tayo with seat opener. So, nandiyan na yung convenient na isang pindot na lang para mabuksan yung seat. And speaking of seat, isa din ito sa may malapad na seat na motorsiklo na nakita natin na recent. For a scooter, very friendly ito even dun sa mga mas malalaking riders. And pagdating sa comfort, of course, maaasahan din natin na super comfortable umupo at sumakay dito sa Honda Dio. Also, napaka-wide din ang kanyang step floor. Sa mga nangangamba na makakulangan sa legroom ay very spacious po yung kanyang pinaka-legroom for this scooter. Aside pa dun, kung gagamit mo siyang kumpanyo na pamimili, ay meron din siyang front hook at retractable na rear hook. So, dalawa yung kanyang pinakasabitan. Pwedeng ipamili, pwedeng ipang-deliver, at kung ano pa mang purpose. Hindi lang yun ang spacious sa kanya dahil meron pa tayong 14.4 U-box na seat storage. And for its category, actually, it's quite decent. Madadala mo na din dito yung mga essentials na kakailanganin mo kapag bumiyahe ka, kagaya ng mga raincoat, pwedeng papeles ng motor, ilang pinamili, etc. Yung meter panel niya is still analog pero super informative naman kasi nandun na lahat ng kakailanganin natin. Akala kasi no iba, dahil puro digital na yung mga motorsiklo ngayon ay hindi na attractive kapag analog. Pero imagine before, puro analog din naman yung mga display natin and mas classic nga siyang tingnan and as well as yung mga information na kailangan natin ay kumpleto na rin naman dito. So, nothing to worry about. Isa rin sa maganda sa kanya ay tubeless na yung kanyang mga gulong at saka naka-steel rim pa siya. So, maaasahan natin yung magiging matibay neto in the long run, of course. But still, para sa mga riders natin na netizens dyan, if ako yung tatanungin ninyo, I highly recommend to use Zeneos tires. For durability, talagang tatagal at maaasahan. Ngayon, pag-usapan naman natin ang engine specifications ng motorsiklo na ito. Ito ay 4-stroke, single overhead cam, air-cooled, and to be exact ay meron siyang 109cc na displacement. Para naman sa maximum power ay meron itong 5.89 kilowatts at 7,500 RPM. At para sa maximum torque ay meron tayong 8.91 newton meters at 5,000 RPM. I think this one is enough para sa daily commute na gagawin natin. If pupunta ka lang naman from point A to point B, ay this will be something na kayang-kaya ng motorsiklo na ito. And dahil, of course, Honda nga siya, we can expect na it will be very durable. And dahil V-belt automatic na rin po siya, twist and go ka na lang dito dahil automatic na po ang scooter na ito. Hindi mo na kailangan mag-clutch. Kaya good din ito at may re-recommend ko sa mga beginners natin na netizens dyan or para naman sa mga parents na gustong bilhan ng motorsiklo yung mga anak nila, this could be a really good beginner scooter para sa mga anak nyo. For the seat height naman, even yung mga lady riders or mga short riders will be confident to drive this dahil meron siyang 765mm sa seat height. Very friendly sa ating mga Pinoy at kayang-kaya itong imaneho nang walang kahirap-hirap. At meron naman siyang timbang na 104kg na sapat lang para sa konting high speed and of course for slow pacing naman ay hindi mo naman mararamdaman na sobrang bigat ng motorsiklo. Maganda tong training scooter para sa mga magsisimula pa lang. Even for experienced riders and of course alam ko ay magugustuhan nyo na din tong pang-araw-araw talaga ng motorsiklo. Sa braking system naman, ito yung something na I wish somehow ay ma-improve in the future dahil parehas mechanical leading trailing or parehas drum brake yung kanyang harapan at likuran na braking system. Even na drum brake naman yung harap at likod niya, maganda naman sa kanya ay meron siyang combi brake system. So very good ito for beginners dahil kapag pinigama yung kaliwang brake lever ay sumasama ng konti yung sa kanan. So magiging 70% rear and 30% front. So sa mga medyo hirap pang
mag-brake sa kanan ay magugustuhan nyo tong combi brake system. And then pagdating naman sa suspension ay naka-bottom link tayo sa unahan at naka-monoshock naman tayo sa likuran. From my personal experience sa pagdadrive sa kanya ay very friendly naman siya sa everyday condition na road, but of course pagka medyo lubak-lubak, medyo minor-minor din tayo kahit anong motorsiklo naman, di ba? But still, depende pa rin yan sa driver's preference. Sa fuel tank ay meron tayong 5.3 liters na fuel tank. Actually, malaki na to kasi even yung mga 125cc ay nasa around 4 liters lang ang mga fuel tank capacity. Pero dahil 5.3 na nga ito for 109cc, I think that's actually good amount for its category. Also, one thing na you can consider sa motorsiklo na to ay carburetor type pa siya. But still, matipid pa rin naman ito sa gasolina dahil we can expect an average fuel consumption of around 58.3 kilometers per liter. Ayan ay continuous ka na tumatakbo ng 40 kilometers per hour, which is yung average speed natin sa everyday road. Syempre, mayroong mga advantages pa rin naman yung mga carburetor type dahil yung mga mekaniko natin ay mas naunang nakabisado ang mga carburetor engine. And of course, yung iba, naniniwala na mas matibay nga ito. But it's still arguable, depende na lang syempre sa pinaniniwalaan natin. Pero dahil Honda naman yan, carb or FI, I'm sure reliable yan. Sa mga size ng gulong, meron tayong 90 by 100 by 10, 53J, both harap at likod na yan. At meron naman tayong wheelbase na 1,238 millimeters. For the overall dimension, meron tayong length na 1,781, width na 710, at height na 1,133 millimeters. And of course, kung gusto nyo mapanatili na mas mahaba at heavy duty ang inyong mga scooter, always make sure na tama yung pagpapalit natin ng ating scooter gear oil sa ating mga motorsiklo ayon sa mileage na nasa manual natin. And for me, I highly recommend to use Extreme One Motorcycle Heavy Duty Scooter Gear Oil. So ito yung ginagamit ko na gear oil. Yung iba kasi ang alam lang palagi na palitan is engine oil. Make sure na pinapalitan din natin yung ating gear oil. Aside dito sa color na ating nire-review ngayon, which is napakaganda ng combination niya, super premium looking, ay meron pa kayong ibang options. Alin sa colors na yan ang favorite ninyo, netizens? Comment nyo nga sa iba ba? At ayan na nga, netizens, ang pinakamurang Honda scooter na mabibili ninyo. Entry level yung kanyang category, pero yung specs and features niya for me ay premium na dahil gawang Honda ito. Ang Honda Dio ngayon ay nagkakahalaga ng 62,400 pesos. Para sa inyo, netizens, sulit ba siya? I-comment nyo naman sa ibaba. Ano pang mga ibang motorsiklo o sasakyan ang gusto nyo i-review natin next vlog? Comment your suggestions below. Kung nagustuhan mo to, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe. Again, this is Ne Adriano. Always keep it cool and ride safe always. Bye!